Hi, for the vlog insurance story. Saan mo ba na nagtanim ako ng kakao, chocolate, and bawat isang puno daw nito nagkakahalaga daw ito ng 10,000 kung siya ay malaki na, hanggang 5'6" ang height ko. Ayun, ganun kataas ang height. Ayan. So, kung ganun ang kataas siya at namumunga na siya, ang presyo nyo na ay, kung di ako nagkakamali, 10,000. So, ito yung mga tanim ko na binigyan kami ng tig-limang buto, pero ang ginawa ko, dinagdagan ko pa siya para sure na may reserva ako. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung yung cacao, yan, chocolate, and ito siya. From, hindi ko lang nangyayari kung anong, kailan ko ito tinanim. Almost ito yung buwan ng Marso. March 21, yan, mga ganyan. Then, ito na siya. So, bali ito ay tatlong ganito. Yan. And isa pa. Ay, tumutulo. So, gawin na natin tatlo. Pakita natin tatlo. So, yan. Tatlo siya. Yan siya. Yan. And then, doon ko tan. And ito naman yung apat. So, magkaibang location yung pinagduhan ko. Yan. So, ito. Ayan na siya, ito yung apat. Plus yung tatlo, doon ko naman nilagay ito. Dito ko naman siya kinuha. Dito ko siya kinuha. So, ito yung tinanim ko. And, sa pagkatanim ko yan, parang ibabalik, kung di ako nagkakamali, parang ibabalik namin sa school yan. Then, observe, i-grade niya ng teacher namin, yung aming instructor. And then, plus yung grafting, na aming ginawa kung dumikit ba siya, nagkaigi ba siya, naging positibo ba yung kanyang paggagawa namin ng grafting. So, yun lang. And then, nagkaroon naman ng improvement yung aking pagtatanim dahil nakita ko naman, nagkaroon naman siya ng dahon, saka tumaas siya. And then, yun nga, madaking bagay din sa akin na yung kasiyahan ba. Yan o. Yan, meron kasi meron kasi buo. Makikita mo yung pagkabuto niya, buo siya. So yung isang part naman, makikita nyo yung pagkabuto niya, bumuka naman siya. Yan. Ito kaunti yan dahon, tapos yung buto bumuka. Kumpara naman dito sa isa, makikita nyo, yan. Yung pagkabuto niya hindi siya bumuka, tapos ang laki ng dahon. So yung may ganung meron ganung part. So kanya-kanya din siyang style ng pagkaroon ng dahon. May malaking dahon, meron namang tumaas, meron namang konti yung dahon. Kagaya nito, something yung kanina pinakita ko. And then, yung kanyang pag-grow. So, yun lang naman for the vlog exercise. Siyempre, makataapos din tayo ng pag-aaral ng NC2 ng ACP, Agricultural Crops Production. So, medyo matindi ang pag-aaral to kasi dito kasi merong competition ng mathematics, then yung yung qualification namin ACP, yung core, yun yung common, basic, saka yung core competency. So kailangan memoryado yun, competition, and then yung actual pa namin na pagtatanim, plus yung aming isa pang ginawa na grafting, and then yun yung assessment. So competent na ba kami makakuha ng NC2 exam. Wish ko nga makapasa ako, and continuous pa rin yung pag-aaral sa ating bilang isang tao, bilang ako. Dati kasi nung bata pa ako, para bang yung nag-aaral ako, hindi ba pa ulit-ulit na iniano sa akin ng nanay ko, ay magbasa ka, mag-aral ka. Hindi ako na ganun ng nanay ko. Nung parang sa akin yung pag-aaral, hindi masyado importante. Basta pumasok lang sa school, ganun. Pero sa sa utak pa lang natin, yung ating utak, kailangan mo pa lang kapag tumatanda ka, kailangan continuous yung pag-aaral. Ako, na-experience ko lang yun, dito lang, nang nakakalala ko ng pangalang Diego kasi siya napakahilig yung mag-aral. Talagang siya ay iba yung ginagawa ng bobo at iba yung ginagawa ng matalino. Yung bagang nakita ko yung style ng kanyang
pag-aaral. Tapos yung kanyang pag ano, yung kanyang dis, yung anong diskarte. Sabi ko ano, kasi ako parang nanonood lang ako sa mga video pinapanood niya, yung mga hobby niya, yung mga dis, parang gusto kong kunin yung ganung style. Kaya nagkaroon ako ng interest kasi nung time na yun, nagkaroon ako ng interest sa pag-aaral. Para bang lahat na yata gusto kong aralin. Ganun. Information, technology, financial, ano, mga ganun-ganun po. Sabi ko, parang nagkaroon ako ng ganun na ano. Parang sa akin, napakahalaga ng pag-aaral. Kasi nga, gustong-gusto ko makapagtapos ng pag-aaral eh, ng college. Kaya nun, kapag ano, may mga times na ano, na pag nanonood siya, ano ka, sinusulat ko sa ballpen, may ano, plastiko kaya pipicturean ko lang. Kasi interesado talaga ako sa knowledge. Kasi iba yung ano yung meron kang nakasalamuhang ganung klase ng tao. Pero siguro kung hindi ko nakilala yun, siguro baka ang hilig ko, ano, puro comedy lang, para bang doon lang ako sa mga cartoons, o kaya mga walang saysay na pelikula, movie, para bang doon lang maubos. Pero pag nakakuha ka kasi ng, ano, ng, para bang may pattern ka na, para bang, magkakaroon ng interest ka sa mga ano, sa mga history, magkakaroon ka ng interest sa politics, magkakaroon ka ng mga magagandang issue na pwede mong pulutan o pwede mong ano, magpaunlad sa iyo ng ano, ng skills o knowledge, at saka yung bagong papataas sa iyo ng ano, ng tiwala sa sarili mo. Kasi ako kasi deep inside talaga mode at saka yung sensitive ugali ko. Pero minsan pag ano, pag nagkakaroon ako ng ganun, para bang kahit anong kantsaw sa akin ng mga negative, para bang okay lang kasi na ano ba, na para bang nahasa ka na, dapat maging ganun ka. Kaya nga laking tulong din sa akin nung ano, nung pag-aaral kasi nadidevelop yung ano, yung bagang umuunlad ka na dati sensitive ugali mo. So ay pag bawa ako, pag hindi ako napautang ng kaibigan ko, nagtatampo na agad ako, pero hindi man dapat magtampo kasi nangungutang ka lang, di ba? So naiiba din talaga. So nagpapasalamat ako dahil meron ako mga ganung klase ng mga tao na kasalamuha. Kung hindi dahil siguro sa kanila, yung mga galing-galing nila, na-adapt ko naman, and then nabibigyan ko din naman ng ano, pero magkaiba kasi kami, hindi ako si ganyan, hindi ako si ganun. Iba-iba pa rin kami ng ano, ng diskarte at saka yung kaalaman, iba-iba yung galing at saka yung mga husay namin sa isa't isa. So yun lang naman yan dito. Mag-grade ako ng ano, mabigyan ako ng mataas na grade kasi hindi rin biro yung in-effort ko dito ano, para mapatubo ko lang siya. Sinamahan ko yan ng dilig, sinamahan ko na ng magandang klaseng lupa, abono, ano pa ba, yung bagang ano, yung bagang yung in-effort mo talagang ano, pagpapalakas sa kanya, ilinigay mo sa maayos na lugar, yung bagang sa pagmamahal, andun na eh. Kaya sabi nga ni sir nung sa agricultural na ang ano, yung pag nagtanim ka ng isang bagay, samahan mo ng ano, gusto mo siya magbunga ng maayos na bunga, bigyan mo siya ng ano, nung karapat dapat na para sa kanya. Huwag kang mag-expect na pag nitinim mo sa lupa ay bubunga siya ng ganun. Yung bagang samahan mo din ng ano, ng pagmamahal tulad ng pag-aalaga, sa pidiligan mo sa hapon, talagyan mo ng yung abono, paproteksyonan mo, alagaan mo, kasi ano eh, pwedeng malanta, pwedeng ma-insekto, pwedeng masira, pwedeng ano, ma-provision ng hayop, di ba? Ganun din siguro dito ko na experience yung ano, yung iambing ko din sa tao. Siguro pag nagkaroon ako ng karelasyon, perfect na ako. Kaya-kaya ko na siyang i-handle kasi naranasan ko na yung mabigo sa pag-ibig. Alam ko na yung pagkakamali ko, alam ko na yung bagang hindi ko na siya babalikan. Siguro kung sa paghahalaman, kaya ko na siyang i-manage yung gantong hanap buhay. Kasi ang kailangan ko lang magkentusa, kailangan ko lang magkaroon ng kapital, and then i-manage, and then ang dami na yung pinag-aralan ko sa agro-entrepreneurship, na nagkwenta ako, nag-marketing, nag-presentation, bagang nag-aral ako ng organic, nag-aral ako ng entrep, nag-aral ako ng ACP, kulang na ng rice. Kapag pinasok ko na itong business ng pagiging farmers, isang negosyante magsasaka, ano na eh, yung hinug na ako, plus yung i-implement po na lang siya, yung ano, yung pag
yung Prada, paano mo siya ano, ibang marami ka ng information, knowledge, at saka skills, and then communication, lahat na nandun na, kayang-kaya mo na siyang i-handle. Kasi naranasan ko na yun eh, doon pa lang sa school, tad-tad na ako ng mga presentation, tad-tad na ako ng pag-aaral, i-actual ko na lang siya. Yan, siguro andun na ako, andun ko na yung mga risks, yung mga ganun, alam ko na yung paano siya susugin eh, paano ko siya lalabanan, paano ko hindi malulugi sa negosyo. Although sa negosyo may lugit, may talo talaga. Merong talagang mapalad ka dahil ano, tugma yan sa ani, ganun. Talagang dito, nagpapasalamat ako dahil nagsikap din ako magkaroon ako ng information at saka knowledge. And nagsikap din ako magkaroon ako ng NC2 o National Certificate para lang makuha ko yung ganung antas ng qualification na matapos ko yung course ng to. So yun lang naman for the vlog and share story. Sa video to yung masama-masabang comment, mabuti wala po pinag-aibay. Pabalik po yun sa Mayan Channel. Bye!